Lovelyn POV. Habang nasa biyahe kami, ay binigyan ako ni James ng isang baril. Hoy Tukmo, anong gagawin ko dito? Tanong ko sa kanya, tapos may nilagay siya sa tenga ko. At may kinabit sa t-shirt ko. Di ko nga alam kung ano ang mga yun. Basta pag may narinig ka, dapat makinig ka. Huwag kang mag-alala, kami lang yun. Nalito tuloy ako sa sinabi niya. We're here. Sabi niya, nasa likod kami ng isang malaking building. Nakita ang isang familiar na sasakyan bumukas ang pinto nito. At lumabas si Sandro. Sabi ko na eh. May mangyayaring di maganda ngayon. Lumapit si Sandro sa sasakyan namin at binuksan ang pinto. Labas na Lovelyn. We need to hurry. Sabi niya. Bakit, saan ba tayo pupunta? Tanong ko. Basta. James. Jacob. Puntahan niyo si Tyrone. Nasa kabilang sasakyan. Kayo nang bahala. Sabi niya, lumabas naman. Sina James at pumunta sa isa pang sasakyan. Let's go. Sabi niya sa akin. At pumasok kami sa may fire exit. Bakit dito tayo dumaan? May maayos na daan naman sa harap. Sabi ko sa kanya. Gusto mo bang mahuli nila tayo? What, anong mahuli nino? Gawa, nakapasok na ba kayo? Rinig kong tanong. Kaya inayos ko ang nakalagay sa tenga ko. Oo, nakapasok na kami. Sagot ni Sandro. Okay, nasa 25 floor ang office ni Emma Monteveros. Paglabas niyo ng elevator, may babaeng naghihintay sa inyo. But don't worry, kasamahan natin yan. Paglabas namin sa elevator, ay may babae agad kaming nakita. Dito po, sir. Sabi niya. Tapos sinundan namin siya ni Sandro. Asan ang mga tao dito? Tanong ni Sandro. Wala po sila ngayon, sir. Mamaya pa ang balik nila, kaya we need to hurry. Sabi ng babae. Escorted him into sa isang office. Papasok na sana kami nang may narinig kaming putukan. Sila na yan. Sabi ng babae, magsasalita na sana si Sandro. Nang may biglang pumutok, tapos bigla na lang bumagsak ang babae. Hide, Lovelyn. Sigaw niya, kaya nagtago ako sa isang mesa. Habang si Sandro ay nakikipagpalitan ng putok. Bang! 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 Lovelyn! Lovelyn, did you hear me? Sabi ni Tyrone. Oh, naririnig kita. Sagot ko. Ok, pumasok ka sa office. At hanapin mo ang isang kulay pulang USB. Utos niya sa akin. What? Ayoko. Nagkakaputo ka na dito. Paano kung matamaan ako? Reklamo ko. Please, Lovelyn, kunin mo na para makaalis na tayo. Sigaw ni Sandro, na nakatutok ang baril sa isang lalaki. Nakatingin ako sa mga kasama nito na nakadapa sa sahig at duguan. Nagmamadali akong pumasok sa office na yun. At hinanap ang USB. Langyang USB na yan. Dinamay pa ako. Lovelyn, nahanap mo na ba? Bilisan mo na, nasa 5th floor na ang ibang kalaban. Sabi ni Tyrone sa akin. Kaya mas binilisan ko pa. Nahanap mo na ba? Napasigaw ako dahil sa gulat. Iiwasan ko na siguro ang magkape. Ano ka ba, ba't ka nang gulat? Bulyaw ko sa kanya. Tulungan mo na lang kaya ako. Sabi ko ulit. Habang naghahanap kami, ay may nakita akong isang box, kinuha ko iyon. At binuksan. I found it. Sigaw ko, kaya napalapit sa akin si Sandro. Very good. Wi-Fi. Yan na nga yun. Sabi niya, wife daw. Tara na, alam kong malapit na sila. Ayan niya sa akin. Tyrone, saan kami dadaan ngayon? Tanong niya. May isang daanan dyan palabas. Pero kailangan niyong dumaan sa may elevator. Bilisan niyo na, malapit na sila. Sagot ni Tyrone. Hinawakan niya ang kamay ko. At madaling naglakad. Okay, dito tayo. Sabi niya at hinawakan ang kamay ko. Pero bago pa kami nakaalis, ay biglang tumunog ang elevator. Bang! Bang! Bang!
at may sunod-sunod na nagpapaputok sa amin. Nagtago kami sa isang mesa para di matamaan ng bala. Ano nang gagawin natin? Tanong ko, tumayo siya at nakipagpalitan ng putok. 1 down, 3 left. Mayabang niyang sambit. Yabang mo. Siguraduhin mo lang na makakalabas pa tayo ng buhay dito, sabi ko sa kanya. Pero siya palinga-linga. Parang walang kumakausap. Diyos ko. Kakakasal ko lang ganito na agad ang sumalubong sa akin. Rekomoko. Stay here, sabi niya. At iniwan ako para makalipat sa ibang mesa. Tukmol ka talaga. Huwag mo akong iwan dito, sigaw ko at napatakit sa tenga dahil sa lakas ng putok. Bang! 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 Wah! Sigaw ko. Huwag kayong ano. Tumayo na naman si Sandro para magpaputok. Natamaan niya ang isang lalaki at bumagsak ito. Papuputukan na sana niya yung isang natitirang lalaki. Nang wala ng bala ang natitira. Paano ba yan, Mr. Fortaleza? Parang araw mo na yata ngayon, sabi ng kalaban. Shut up! Ka na lang, kuya. Di pa niya araw ngayon. At parang mapapasa kamay na rin ni boss. Yung maganda mong asawa, sabi niya na ikinalaki ng mata ko. Tumayo ako para kausapin ang kalaban. Hoy! Kuyang matabang hipon na kasing kulay ng kapre. Sigaw ko sa kanya. Di mangyayari. Yang pinagsasabi ng mabaho mong bunganga. Sigaw ko sa kanya. At lumapit kay Sandro. At nagtago sa likod niya. Aw! Palaban si Mrs. Ikong patayin ko na lang kayong dalawa, sabi niya. At dalawang baril na ang nakatutok sa amin. Go to hell! Gunggong! Sigaw ni Sandro. At may kinuha sa paahan niya. At pinaputukan ang lalaki. Kaya natumba ito at duguan na. Okay ka lang? Tanong niya sa akin. Tumango lang ako bilang sagot. Woo! Sabi na eh, kayang-kaya mo ang hipon na yun. By the way, lovebirds, mamaya na yung tamisan na yan. At umalis na kayo, may paparating pang kalaban. Sabi ni James. Let's get out of this fucking place. Sabi niya with mura pa talaga. Pagkalabas namin, ay sinalubong agad kami ng isang itim na sasakyan. Akala ko kalaban na yun pala ang apat na tukmol lang pala. Get in. Sabi niya, sumakay ako. At sumunod siya. Where's the USV? Tanong niya sa akin. USV? Yung kanina na kulay pula? Balik kong tanong sa kanya. Yun nga, Lovelin. Asan na? Tanong naman ni Tyrone, gaano ba talaga ka-importante yun? Aba, malay ko sa lintik na USB na yun. Pinahamak niya buhay ko. Sagot ko. Where is the fucking USB, Lovelin? Sigaw ni Sandro. Huwag mo akong sisigawan, tukmul ka. Sabi ko sa kanya. Nasa bulsa ko, bakit ba? Sigaw ko. Para silang nabunutan ng malaking tinig sa sinabi ko. I'm sorry. Ibigay mo kay Tyrone ang USB. Kinuha ko ang USB at ibinigay kay Tyrone. And you? Turo ni Sandro kay Tyrone. Make sure na wala na bukas ang USB na yan, sabi niya. Yes. Asan? Mahina niyang sagot. Pagkatapos naming makuha ang USB na yun, ay naging okay naman ang dalawang araw na lumipas sa amin. Paminsan-minsan ay dumadalaw kami kina Jess. Paminsan naman ay dumadalaw ang mga tukmol sa bahay. Katulad ngayon, pumupunta lang sila dito. Pag wala na silang makain. O ito na ang pagkain niyo, mga tukmol. Sabi ko sa kanila. Nakaupo sila ngayon. At may hawak na kutsara. At tinidor na parang bata na sabik sa almusal. Wow! Salamat, Lovelin. Sigaw nila sa akin. Napangiti na lang ako. Bakit ba kasi di na lang kayo humanap ng magiging asawa nyo? Sabi ko sa kanila at uminom ng duwis. Pero bago sila sumagot ay sumubo pa sila. Patay gutom ba tong mga tukmol na to?
Ano ka ba naman, Loveline, kung mag-aasawa kami? Kawawa naman ang girls namin. Sagot ni Tyrone. Langya, napaka-chick boy talaga ng lalaking to. Oo nga naman. Sang-ayon din ni Jacob. Sisk! Isa pa to. Ano, tapos na ba kayong kumain? Kahit siguro dalawa lang kami ni Sandro dito. Mabilis siguro maubos ang isang sako ng bigas namin. Sabi ko sa kanila. Napatingin ako kay James. Thank you Lord na busog din ako. Napailing na lang ako. At iniwan sila sa kusina. Lumapit ako kay Sandro na nanonood ng TV himala. Hindi siya pumasok sa trabaho niya. Ba't di ka pumasok? Tanong ko sa kanya. Tumingin lang siya sa akin nang walang buhay at binalik agad sa TV. Anong gusto mo? Iiwanan kita dito kasama ang mga tukmol na yun. Sagot niya sa akin na ikinagulat ko. Paano ba naman nakikitukmol na rin siya? Si Jesus, ano naman, tsaka mapapagkatiwalaan naman ang mga yun. Sabi ko sa kanya at tumingin sa TV. Fast and Furious 7. Tanong ko. Sabay up sa tabi ni Sandro. Oh. Nanonood ka niyan? Tanong niya sa akin. Siyempre, paborito ko kaya to. Ang ganda kasi, nakaka-excite. Sabi ko, tahimik lang kami. Habang nanonood. Tapos naramdaman ko na lang. Nang may mabigat na bagay ang pumatong sa balikat ko. Yun pala, nakapatong ang braso niya sa balikat ko. Yung parang nanonood ng scene. Arm. Sabi ko at tumingin sa kanya. Tapos tinaasan ng kilay. Sorry, mahina niyang sambit. Di ko na lang siya pinansin at nagpatuloy na sa panunood. Habang nanunood ako, ay naramdaman ko na unti-unting lumalapit ang kamay niya sa kamay ko. Pasikreto ko itong tinignan. Nang biglang lumabas galing sa kusina ang tatlong tukmol. Uy! Nagmo-moment ang new loud. Tukso ni Tyrone. Shut up, Tyrone. Sigaw ni Sandro. Na itinatuwa ng tatlo. Ha! Tawa nila dahil siguro sa inis ni Sandro. Ay pinatay ang TV. Tapos inakyat sa kwarto. Lo? Problema nun. Tumingin ako sa tatlo. Lagot kayo. Pananakot ko sa kanila. Pero di sila natinag. Okay lang yun. Kilala na namin yun. Ganun talaga pag may gusto siyang di nagagawa. Nalito ako sa sinabi ni Tyrone. Sige, na uwi na kami. Paalam ni Jacob. Oy, teka. May bayad yung kinain nyo. Biro ko sa kanila. Utang muna, wala pa kaming pera. Sagot ni James. Kahit paminsan pala may kwenta din ang mga tukmol na to. Mag-ingat kayo. Sigaw ko sa kanila. Bago sila sumakay sa kanya-kanya nilang sasakyan. Unang umalis si James. Sumunod si Jacob at panghuli si Tyrone. Pero bago siya umalis, ay lumapit muna siya sa akin. At may sinabi sa akin. Kausapin mo si Sandro. Parang may gusto siyang sabihin sa'yo. Seryoso niyang sabi sa akin tapos ngumiti. Si Sige. Utal kong sabi sa kanya. Tapos umalis na siya. Naaala ko noon ang sabihin ni Tyrone na best friend na niya daw ako 4 years ago. Napakasaya ko pa nga noon. Pumasok ako sa loob at dumiretso sa kwarto. Nakita ko siyang nakaupo sa kama. At tutok ang mata niya sa laptop nito. San? Tawag ko sa kanya. Teka, ba't ba ako kinakabaha? Oh. Tanging sagot niya yun. Mupo ako sa tabi niya. At nakatingin lang sa ginagawa niya. May problema ba? Tanong ko sa kanya. Pero umiling lang siya. Alam ko na to eh. Once na tinanong ko siya. Tapos umiling lang, may problema to. Sige, nasabihin mo na. Alam kong may problema ka, asawa mo ako. Diba? Kaya dapat wala kang tinatago sa akin. Nabigla siya sa sinabi ko. Pati nga ako nagulat rin, may sira ba tong bibig ko. Ba't bigla na lang lumabas ang mga katagang yun? Huminga siya ng malalim. Bago niya sinarado ang laptop niya sa akin. At humarap. Gusto ko lang gawin ang mga bagay na di ko nagawa nung tayo pa lang. Napatulala na lang ako sa sinabi niya.
yung hinahawakan ang kamay mo. Binibigyan ka ng bulaklak at chocolates. Hinahalikan ka tapos dinidate. Alam mo ba na gusto kong gawin yun kasama ka? Kasi mahal na mahal kita. Di ko mapigilang di mapaluha sa sinabi niya. Mahal na mahal kita. And I'm sorry sa nagawa ko 4 years ago. Pinagsisihan ko ang bagay na yun. I'm sorry. Sabi niya. At hinawakan ang dalawa kong kamay. At hinalikan habang ako iyak ng iyak. Akala mo ba ikaw lang ang nagsisi? Nagsisi din ako. Kung ba't pa ako umalis ng araw na yun kung bilang. Sana ako nagpadala sa galit ko. Eh di sana masaya tayo sa mga panahon na yun. Oo, nagsisisi ako. Kung ba't ko siya iniwan? Nung nalaman ko na, pinagpustahan lang pala nila ako. Pero alam mo siguro kung nagpatuloy tayo di tayo abot dito. Sabi ko sa kanya. Habang tuloy lang sa pag-iyak. At kahit ngayon san, ikaw lang ang sinisigaw nito. Sabi ko. At tinuro ang puso ko ang tukmol ang laki ng nangiti. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Dugtong ko. Hinapit niya ang bewang ko at hinalikan. He gave me a very passionate kiss. Tinugon ko naman ito. Di ko alam kung ilang segundo o minuto ang halikan namin. Pero seconds lang. At nagtagal naman pa minutes. Nang tumigil kami sa paghahalikan ay pinagdikit niya ang mga noo namin. Thank you for loving me until now. Sabi niya. At hinalikan ulit ako pero smack lang umiti ako sa kanya at niyakap ng mahigpit. Namiss ko to ng sobra. Lunchtime na. Sabi niya sa akin. Gusto mo ipagluto kita? Aya ko sa kanya. Yan nga Wendy, sasabihin ko. Di naman ako papayag na sila lang ang paglulutuan mo. Sabi niya sa akin, humiwalay ako ng yakap sa kanya. Ito naman. Tara, baba na tayo para makapagluto ako. Anong gusto mo, adobo, sinigang or menudo? Menudo na lang, paborito mo yun, diba? Tanong ko sa kanya. Ba't mo alam? Tanong niya sa akin. Secret. Tara na. Masaya kong sabi at hinila na siya pababa. Nagulat ako nang bigla siyang tumalikod at lumuhod. Piggyback kita. Ayokong mapagod ka kasi papagurin pa kita mamaya. Sabi niya sa akin, kaya hinampas ko siya ng unan. Umaandar na naman niyang pagkamo. Sabi ko sa kanya. Tumayo siya at marap sa akin. Ayon ka naman. Tukmo. Sabi ko sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko. At lumabas na ng kwarto. Alam ko. Sabi niya. Umiiwas ka lang, ayaw mo lang mapahiya sa maganda mong asawa. Natatawa kong sabi sa kanya. Feeling ko ibang Sandro na ang kasama ko. Di na siya cold kong magsalita. At nakangiti na siya. Oo, nagwapo ka na. Sabi ko at naghanda na sa mga lulutuin ko. Naghahanda ako ngayon para sa breakfast namin. Nakarinig ako ng yapak galing sa hagdan. Alam kong si Sandro na yun, pumunta ako sa lababo. Para hugasan ang kamay ko nang biglang may yumakap sa akin patalikod. Good morning. Bati niya sa akin. At hinalikan ang liig ko o inaamin ko wala pang nangyayari sa amin. Pero itong si Sandro kong umasta parang may nangyari na. Humarap ako sa kanya. Good morning din, kain ka na. Sabi ko sa kanya habang nakangiti. At naglakad na papunta sa mesa, sumunod naman siya sa akin. Wow! Parang masarap yung niluto mo. Sabi niya. At umupo na tapos kumuha siya ng scrambled egg with cheese. Tapos kinuha siya ng pancake, nanunood lang ako. Habang kumakain siya. Baka matunaw ako niyan. Agad kong iniwas ang tingin sa kanya at kumuha ng pagkain. Masarap ba? Tanong ko sa kanya. Masarap, parang ikaw masarap. Binigyan ko siya ng napakasamang tingin. Haish! Di mo pa nga ako patitikman. Sinabi mo na agad na masarap ako, sabi ko sa sarili ko. Kumain ka na lang dyan, baka malate ka pa. Sabi ko sabay subo ng pagkain. 1-2 weeks na kaming kasal. Pero hanggang ngayon, di ko pa rin nasasabi sa kanya ang totoo tungkol kay Sofia. Ahamsan.
Tawag ko sa kanya na nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba sa kanya ang totoo. Baka magalit pa siya sa akin. Bakit? Tanong niya. Ito na sasabihin ko na. Sana lang wag siyang magalit. Ano kasi? Ah, may aamin lang ako. Tungkol kay So Sofia. Utal kong sabi sa kanya ibinaba ko ang kamay ko at pinaglaruan ang damit ko dahil sa kaba. Tumingin siya akin. Seryosong tingin. Alam ko na ang tungkol dyan ko niyang sabi sa akin. At akala ko di mo naaaminin sa akin yan. Naghihintay lang ako na sabihin mo sa akin ang tungkol dyan. Dugtong niya huminga ako ng malilim. Paano mo nalaman? Tanong ko sa kanya. Di kaya sinabi ni Mama o ni Nadia? You know me, Lovelyn. I have a lot of money kung kailangan kong ilabas ang mga yon to know the truth. Sagot niya sa akin sumali ang hinala ko, napakagat labi na lang ako. I'm sorry. Ang totoo niyan, anak siya ng pinsan ko. Tapos iniwan na lang sa akin. Para magtrabaho sa ibang bansa. Pagpapaliwanag ko kahit alam ko naman na alam na niya. Let's not talk about Sofia. Aalis na ako 7:30 na kasi. Sabi niya at tumayo. Sabay kaming pumunta sa labas habang magkayapa. Mag-iingat ka, sabi ko sa kanya. At hinalikan siya sa passage. Ikaw ang mag-ingat, huwag kang magpapapasok ng di ko kilala, okay? Sabi niya tumang ako bilang sagot. At hinalikan niya din ako pero sa noo. Bye. Sabi ko nang nakaalis na siya. Pumasok ako sa bahay. At niligpit ang pinagkainan namin. Nakaramdam ako ng lungkot nang ako lang mag-isa sa bahay. Tinawagan ko si Nadia. Mabuti na lang at sumagot ito. Hello Nads, sabi ko sa kabilang linya. Oh? Napatawag ka? Sagot niya. Busy ka ba ngayon? Ako lang kasi mag-isa sa bahay. Dalawin mo naman ako. Sabi ko sa kanya sana lang pumayag ito. Okay, sige, total wala naman akong gagawin. Hintayin mo na lang ako. Sagot niya. Yes. Mabuti na lang at pumayag. Okay, sige, bye. Sabi ko, bye. Sagot niya. At pinatay na ang tawag. Tinext ko sa kanya ang address, di niya kasi alam. Baka maligaw pa yun. Di nagtagal ay nakarating na siya, pinapasok ko siya. At kumuha ako ng juice para sa kanya. Wow ha, ang laki ng bahay na to, sabi niya sa akin. Yeah, malaki nga kaso isang kwarto lang ang meron. Sabi ko sa kanya. What? Sa laki ng bahay na to, isa lang ang kwarto. Sigaw niya sa akin. Pwede ba? Huwag kang sumigaw. Umaalingaw-ngaw ang boses mo sa bahay. Suway ko sa kanya. Sorry naman, sagot niya. Actually may 5 kwarto dito. Kaso isang kwarto lang bakante. Paliwanag ko sa kanya. So it's mean magkatabi kayong natutulo? Tanong niya, tumango lang ako. What? So may nangyari na? Pasigaw niyang tanong. Gaga. Wala pa. Natatawa kong sabi. Wala ti eh. So naghihintay ka na may mangyari sa inyo? Tanong niya. Ganun ba yun kung sinabi ko lang na wala pa? Naghihintay na agad ako na may nangyayari sa amin. Eh. Bahala ka nga dyan. Anong gusto mong kainin? Tanong ko sa kanya nang nakarating ako sa kusina. May pasta kayo? Tanong niya, tumango ako, meron. Ano ito na lang? Tanong ko ulit. Okay na yan. Sagot niya at nagpakulo siya ng tubig. Habang ako naman ang naghahanda ng mga sangkap nito. Nang matapos namin yung lutuin ay pinalamig muna namin yun sa ref. Mabuti na lang at bakasyon ngayon. Sabi ko sa kanya. Oo nga eh. Kung hindi, di tayo makakapag-bonding ng ganito. Sagot niya. Pero mas masaya tayo pag nandito si Jess. Mahina kong sambit. Gusto mo bibisitahin natin siya sa Makalawa. Mabilis akong tumango sa sinabi niya. Movie marathon tayo. I'm a 50 Shades of Grey ako dito. Nagulat ako sa sinabi niya. Yung totoo. Teacher ka ba talaga? Inis kong tanong sa kanya. Ay, ang OEM mo.
Sa tingin mo ako lang ang nag-iisang teacher na nanonood nito. Aba malay ko ba inosente pa ako no? Sa bagay matagal ko na rin gustong panoorin yun. Okay, ok, fine. Sigaw ko naglakad kami papunta sa sala para manood. Habang nanonood kami, ay nagpaalam ako sa kanya na kukunin ang pasta. Ah, ikaw. Napatakbo ako nang narinig kong tumili si Nadia. Mars naman, ba't ka ba tumitili? Tanong ko sa kanya, na nakatingin sa may pinto. Kaya napatingin din ako doon. Napataas ang isa kong kilay nang makita ko si Jacob. What are you doing here? Tanong ko sa kanya. Bago siya sumagot ay kumaway pa ng nakakaloko. May pinapakuha lang na file si Sandro na iwan niya daw. Sagot niya. Sabay tingin kay Nadia na ngayon ay nakasimagot. Ba't di sinabi ni Sandro na may kasama ka pala dito? Sabi niya sa akin. Nakatingin lang ako sa gagawin niya. Palapit kasi si kay Nadia na nanunood pa rin. Hey! Nakikilala mo pa ba ako? Tanong niya kay Nadia. Tumingin si Nadia sa kanya. At masama kong makatingin. Hush! Di kita naaalala kaya umalis ka na. Sigaw ni Nadia na ikinatuwa ko. Ay, Jacob. Lumayo ka sa babaeng yan. Bago pa masapian yan. Anong files ba yung naiwan niya? Tanong ko. At lumayo naman si Jacob kay Nadia. Nasa kwarto nakalagay sa brown envelope. Di ko alam kung anong files yun, di naman sinabi. Sagot niya. Umakyat ako sa kwarto. At hinanap ang envelope mabuti na lang. At nakapatong na ito sa study table niya. Bumaba ako, dala ang envelope. Oh? Hito na. Sabi ko kay Jacob. Tumayo ito. At kinuha ang envelope. Salamat. Sabi niya at nagsalut pa sa akin bago umalis. Hoy. Babae ba't ang OM mo kanina? Tanong kay Nadia. Di ako OM. Kanina naiinis lang ako sa lalaking yun, sagot niya. Eh. Umanin ka nga crush mo si Jacob, no? Ay eh. Panunukso ko sa kanya. Of course not. Pagdedeni niya. Liar, mahina kong sambit at nakinood na rin.